Mahal kong Joseph, kumusta ka na? Mahigit isang taon na rin ang nakalipas nung huli tayong magkita. Nakakamiss yung mga lugar na lagi nating pinupuntahan noon at syempre yung mga taong nakasama ko dyan. Lalo ka na. Alam ko naman na namimiss mo rin ako. At para di mo ako mamiss, sabayan mo ako mag-reminisce. Naaalala mo ba kung saan tayo unang nagkita? Kasi ako tandang-tanda ko pa. Ikasyam ng Abril taong 2011 nung una tayong magkita. Naaalala ko noon, pauwi ako galing sa bahay ng kaibigan ko. Nakita kita sa malayo, nakatingin sa kawalan. Mukha kang bagong gising. Yung buhok mo nakataas, yung damit mo gusot-gusot. Pero kahit ganun pa man ang itsura mo, napukaw mo pa rin ang atensyon ko. Nang makarating na ang bangkang sinasakyan ko sa daungan, napalingon ka sa aking kinalalagyan. Dali-dali mo akong pinuntahan. Iniabot sa akin ang iyong kamay upang ako'y tulungan. Bigla tayong nagkatitigan. Noon ko napagtanto. Siguro, na love at first sight ka sa akin, no? Simula noon, naging malapit tayo sa isa't isa. Ewan ko ba, pero ang gaan ang loob ko sa'yo. Sa tuwing magkakasama tayo, lagi akong masaya. Parang laging ang bilis ng araw pag tayo'y magkasama. Ika-27 ng Enero, taong 2012, dinala mo ako sa isang lugar na nung una hindi ko maintindihan kung bakit dun mo ako dinala. Wala namang espesyal na okasyon pero nandun tayong dalawa. Nauna kang maglakad sa akin. Bigla kang humarap at sinabi mo, Karen, gusto ko sanang ipaalam at ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Nay, kung papayagan mo lang ako. Hindi ko maipaliwanag kung ano bang dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung alin ba ang mas mangingibabaw. Kung matatawa ba ako o kikiligin sa mga sinasabi mo. Pero balibalik ta rin man ang mundo, nagkasundo ang puso't isip ko sa iisang sagot. Sa tagal ng panahon na magkasama tayong dalawa, hindi maikakailang kilala na natin ang isa't isa. Alam natin ang ayaw at gusto ng bawat isa. Lagi ka ring nakaalalay sa mga bagay na kinahihiligan ko. Ganon din naman ako sa mga hilig mo, lalo na sa usapang pagkain.
Naalala ko noon, tuwing hapon, lagi tayong pumupunta sa pansitan. Paborito mo yung pansit na may sahog na okoy at gamyas, na kahit hindi ko yon kinakain noon, naging paborito ko na rin nang dahil sa'yo. Sa lahat ng lugar na napuntahan nating dalawa, ito ang lugar na nagpatatag sa ating pagsasama. Naging saksi ang Panginoon sa ating relasyon. Kahit may mga problema ang dumadating sa ating dalawa, alam natin na kaya natin itong lampasan kasi naniniwala tayo sa Kanya. Isang taon na ang lumipas, sana naniniwala ka pa rin sa akin. Naniniwala na ako'y muling magbabalik. Katulad ng pinangako ko sa'yo. Baka mamaya humanap ka na ng iba, ah. Nagmamahal, Karen. Isang taon na ang lumipas. Kagaya nga ng sinasabi ng matatanda, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. At dito sa simbahan na to, minsan tayong nangarap, minsan nating pinangarap na ikasal at bumuo ng sariling pamilya. Kung kaya't dito sa lugar na to, ako'y maghihintay sa'yo.
Ikaw po ba si Kaya Joseph? Oo. Hindi, nagpapakasin. Tila yata, pinaglalaruan tayo ng tadhana. Hindi ko alam kung natatanggap mo ba ang mga sulat na ipinadadala ko sa'yo o sadyang kinalimutan mo na ako. Hindi naman kita masisisi kasi 4 na taon na rin ang lumipas nang huli tayong magkita. Binalak kong makipagkita sa'yo noon upang linawi ng mga pangyayari ng mga taong lumipas na wala ako sa tabi mo. Mahirap palang mapalayo. Mapalayo sa taong mga mahal mo. Mahirap palang maging mag-isa. Patawarin mo ako, Joseph, na sa aking pag-iisa ay marami akong natutunan. Marami akong nakilala at isa doon si Miguel. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Patawarin mo ako at kung tila ba nakalimutan kita. Kung natutunan kong maging masaya sa piling niya, ako'y naging makasarili kaya't ngayon nais ko sana makipagkita upang humingi ng personal na tawad sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit nais kong makipagkita sa'yo. Ipinagdarasal ko na sana'y mapatawad mo ako. Sana matagpuan mo na ang nararapat na pagmamahal na hindi ko nagawang ibigay sa'yo. Sana maging masaya ka kahit hindi na ako ang dahilan ng pagngiti at pagtawa mo. Umaasa ko na balang araw, magkikita tayo na walang sakit, panghihinayang at lungkot na nararamdaman. Ang iyong kaibigan, Karen.